Hindi ko lang hindi pa tapos ang laban. Kaya mahal na mahal ko si manager. Talagang pinapasapak niya sa akin yung mga goons. Kasi alam mo na kahalos lahat ng action stars na kasama ko na eh. Pag dumating sina Bong Revilla, sina Philip Salvador, sina Rudy Fernandez, yung mga tao parang, ha? Bong! Rudy! Ganyan na. Tapos darating si Robin Padilla. Magkago yung mga tao. Tapos darating si FPJ. Tahimik. Alam mo yung thought na pag tinignan mo lahat, okay, parang, ay, ganong feeling. Kumusta kayo, Madre? Welcome sa Saray TV. Ang tampok natin sa video na ito ay tungkol sa isang dating child star na palagi nating napapanood noon sa mga klasikong pelikulang Tagalog, mapadrama. Comedy man yan o aksyon, suking-suki siya ng mga big-cutting artista dahil sa kanyang husay sa pag-arte at pagiging bibo. Siya ay walang iba, mga dre, kundi si Ginoong Atong Ridillas. Ako po si Atong Ridillas, legit dapper cuts. Ang Little Mr. Pogi, 1987. Yan, o, diba? Ubat parang di kayo naniwala. Well, ganun talaga. Kaya nga yung contest, pinalitan nila. Ako yung nanalo ng Little Mr. Pogi. Sabi nila, hindi naman Pogi yung nanalo. Mm. Next year, ginawa nila, That's My Boy. That's My Boy na lang. Ang kwento kasi niyan, ganito kasi yun. Gusto mong malaman ba yung kwento? Sige po, sige po. Ganito yan, alas 4 ng umaga, nang magising ang tatay ko. Mukhang liwayo, hindi, joke lang. Yung may ate kasi ko, siya yung sumali sa Little Miss Philippines noong 1987, kabatch niya si Aiza. During that time, kuya ko talaga dapat yung escort niya. Unfortunately, on that day itself, biglang may exam pala yung kuya ko. Hindi siya pwedeng mag-escort dun sa ate ko sa Little Miss Philippines. No choice, hindi yung reserve anak. So, sumali ako dun. Ang haba-haba ng barong ko, yung ang haba ng pantalong ko. Kasi nga para sa kuya ko eh. Kuya ko is 4 years older than me. Eh pag bata ka, ang laki ng difference. So, I was like 6 years old that time. Mm-hmm. Yun, bigla akong sumali. Siguro natawa sa akin sina Bossing, tsaka si Boss Joey. Normally kasi yung escort, pinababalik nila eh. Diba? Pupunta sa harap, ihatid yung batang babae, tapos babalik nila. Apo. Hindi ako binabalik, pinaiwan lang ako doon. Siguro nga, they see something funny. Kasi yung bata akong pangit talaga eh. Talagang laki ng mata ko and all. Hanggang ngayon naman, kaya lang nakakubera na ng taba. Hindi, sir, hindi totoo yan ha. Nung ba, yun, tapos tinanong nila yung ate ko, tanong nila dun sa ate ko, kung magkakaroon ka ng 1,000, anong gagawin mo sa 1,000? Mm. So sabi nung ate ko, bibili siya ng damit. Eh tinanong din ako, na first time naman na ginawa nila boss, nila boss. Okay. Sabi, ikaw, kung magkakaroon ka ng 1,000, anong gagawin mo? Sabi ko, bibili akong TV para araw-araw ako makapanood ng Eat Bulaga. Yeah. So pagkatapos nun, di ganun din yung ginawa nung semifinals, tinanong din ako. Kaso nung grand finals na nakapasok yung ate ko, hindi nakasama yung escort. Hindi nakasama yung ate ko sa top 5. So, yun. Nagulat ako later on, parang biglang may contest na sa Eat Bulaga. Yun na nga yung pangbata, yung Little Mr. Pogi noong 1987. Actually, wala naman akong planong sumali. Kaya lang, syempre, parang paghihiganti ko, ate ko, parang ganun. Fortunately, sira. Grabe nga yung ginawa sa akin, kung tutuusin eh. Nung sumali ko ng daily, nung ako na i-interviewin, hindi ako i-interview ni Bossing at saka ni Boss Joey, iniwan ako sa gitna. So ang ginawa ko, wala, tumula ako, tapos na yung talent portion ko, tumula ako, tapos tinanong ko yung sarili ko, sinagot ko yung tanong ko. Tapos bumalay ko. And that's the start of the... Natuwa sila sa mno. Oo naman, naging nanalo nga ako. Diba? Yun yung start ng career. Actually, bago pa ako manalo, may mga offers na kagad na ano. Ng insurance. Movie. Tapos yung dalawa ka agad, yung first movie ko, yung Action Is Not Missing with Dolphy, at saka yung 1 plus 1 equals 12 with Ma'am Susan Roses and Sir Eddie Gutierrez. Mm-hmm. So doon ang nagsimula lahat. Galing naman. Pakiabutin nga to sa akin. Pakiabot mo. Ayan po ha, may inabot na po sa akin si Rai TV ha. Ang dami kasi nagtatanong kung may inaabot si Rai TV. Sakitan niya po, inabutan niya po akong tubig ha. Huwag na kayo maghanap kung may inabot.
first movie niyo with Dolphy, tapos Miss Susan Roses, no? About TVJ naman, sir, may... Ang dami. Meron no? Mga pelikula na yung mga Wake Up Little Susie, Three Little Eggs, na kontrabida ako kay Aiza, na makikita nyo naman yon sa YouTube kapag hinanap nyo, which is nakakatawa, with Bossing Vic and Bossing Joey, kasi during that time, naging vice mayor na si Tito Vice pa siya noon, si Tito Sen. No? Mm. Yung kay Bossing, meron nga yung Rocky Plus 5, yes. Tapos yung... meron pa, nakalimutan ko na eh. Tapos yung kay Boss Joey, yung Ali in Wonderland, yung ganyan. Ayan, may kanya-kanya, plus lagi naman tayo nag-guest kung sa OK Cafe Rico, yung ganyan. Sobrang busy mo noong time na yun, sir, no? Eh, ganyan talaga pag nangangailangan. Sir, sobrang hindi man mo nun, sir, eh. Kasi hindi, kasi noon, ang difference noong panahon noon, tsaka ngayon, ang konti naming artista. Mm-hmm. Ah, talaga? Oo, sobrang konti lang naming artista. Noon, kapag mayaman, si R.R. Herrera yon. Oo, yung mga anak ni Sharon, ganyan, si R.R. Herrera yan. Kasi pogi, ganyan. Ngayon, kapag mahirap, bayukdok, yung ano, ako na yun, yung galing sa Smoky Mountain, yun na yung mga roles ko, which is mas marami kung iisipin mo. Lagi na mag-ganon yung mga role ko. Eh, sabi ko nga sir, paulit-ulit lang eh. Yung salitang chong ang baril, o kuya ang baril, or ilang beses ko na yung nagawa. Kapag nabasos ko sa script at bibili siya ng pansit, ganyan. Sa Andres Manambit, bumili ko ng pansit, patay. Nabanggit niya yung script. Paano niyo na-memorize yung script na yun, sir? Tinutulungan ko ba? Genius ako, hindi ako nag-memorize. O, no cost, no joke. Noong una, siyempre tinuturuan pa ako ng mami ko. Pero nung marunong na ako magbasa, which is very early, 8-9, ako nasa sarili ko na, which is, nasabi mo yung script. Masasanay nga ako sa ano, kasi ang training ko is with John and Marcia. So, 2-3 years ako sa John and Marcia. Kasama ako din sa John and Marcia 1991 na movie, kung gusto niyo mapanood. Although yung John and Marcia, nasa YouTube din eh, yung ilang mga episodes. Meron nga akong isang viral video, yung dasal, na yung nagdadasal ako, tapos magugulat si Daddy Dolphy na hindi siya kasama dun sa dasal ko. So, dun kasi, yung scriptwriter namin, si Brad Pitt, si Isko Salvador, minsan hindi niya natatapos yung script. Minsan, ang script namin ay nasa isang yellow pad. Can you imagine that? Yellow pad ang script, katatapos lang. Tapos binibig, kasi hindi pa naman yung wala pang ganun technology doon. Typewriter pa, tapos ano pa, di ba? Fresh yung na fresh pa. Print, oo. Ayun, one time, yellow pad. Bigay sa amin ng dialogue yung director, si Direk Apollo Arellano. Ito okay. dito ka dyan. Ang uso sa John and Marcia ay yung tinatawag na rehearsal take. Rehearsal take na. Teka lang, nagtatawag yata sila ng puto. yung take na, pero rehearsal pa din. Which is, I think, the magic effective of the show. Effective yan, no? Oo, kasi ano yung siya, hindi... Ayun yung magaling kina Daddy Dolphy at kay Mami Nida na... Ang galing eh, kasi nga parang tunay na tunay. Pag pinanood mo yung John and Marcia, natural. Yung sinasabi nilang parang walang script, parang hindi sila umarte. Pa, kasi nga, paano mo i-arte? Kakaalam mo lang ng dialogue. So, hindi talaga yung exact na dialogue yung sinasabi. At hindi, yun nga, tsaka hindi kailangan, ano, hindi kailangan, one time, may eksena, parang may magaling akong ginawa. Tapos sinabi ko kay Daddy Dolls, appear! Saludo, si Raulo, which is very famous during that time. Tapos, pagkatapos nun, sabi ni Dada, oy, ang galing mo anak, pero wag mong gagawin sa iba, lalo sa mas matanda, ah, kasi baka ano sa'yo. So, yun yung maganda sa John and Marcia. Well, it portrays reality, it also gives you lessons every episode. Okay. Now, which I think is lacking sa mga sa ilang mga palabas ngayon. Yung making people laugh and cry at the same time. Yun yung twist ng ano na, mga series ni Mang Dolphy, no? Kasi kahit sa Home Alone, ganun din eh. Bandang huli, may lesson kang kasi may lesson siyang inyuan. Yun yung ano eh. Yun yung focus ng show. Kailangan merong ka pa rin natin. Kumusta si Mang Dolphy, sir, bilang katrabaho? The best. Sabi ko nga, ang dami mo namang na-interview, di ba? Yung mga, baga? Sunog baga, di ba? And they already told you how nice Daddy Dolphy is. My personal experience is, siguro yung characteristics na lang ni Daddy Dolphy. Yes. Si Daddy Dolphy, kapag nandun kami, nagkakainan kami, kasi mismo yung kainakainan namin dun sa John and Marcia, kumakain din kami talaga dun as a family. In fact,
Kaya ako nga sila tinatawag na Daddy Dolphy at Mami Nida kasi I was trained to do that. The first day on the set, ay, wag mo na kaming tatawaging Tito, Tita. Tawag mo sa akin, Mami. Tawag mo sa akin, Daddy. So si Daddy Dolphy, ano siya, tahimik lang siya. Di ba, iisipin mo, parang si Dolphy comedian, pero sa totoong buhay, tahimik lang siya. Parang si Bossing din. Mm. Tahimik lang, pero mahilig lang magbitaw ng one-liner, tapos tatawa na kami lahat. Parang ganun si Daddy Dolphy. Bibitaw ng punchline. Which is the exact opposite of FPJ. Si FPJ, bihira mag-dialogue sa pelikula kasi tamad mag-dubbing. Hindi, pero lang. Alam niyo ba yung dubbing, yung sinasabayan mo yung... Apo. Yung ano. Tamad ba mag-dubbing si FPJ? Hindi, joke lang yun. Kasi kapag tamad ka mag-dubbing, ayaw mo maraming lines. Ayan sir, nabanggit nyo si FPJ, yung dami nyo pinagsamahan ni FPJ, sir. Hindi naman bigyan marami naman kami, in terms of movie. Bigyan nyo naman po kami ng kwento, sir. Meron nang laging nagtatag sa akin na isa ako sa mga ano yun, FPJ starter pack kit. Correct. Nandun yung picture ko. Eh, hindi naman talaga ako laging kasama ni FPJ, pero ang dami kong memories with FPJ. Tatlong pelikula yung ginawa ko with FPJ, na pagkakamalan lang ako laging si Bentot Jr. Hindi ako si Bentot Jr., panahon pa yun ng Panday, bata pa ako noon, hindi pa ako buhay noon. Mm-hmm. Yung mga later Panday, buhay na ako, pero 1980 ako pinanganak. Mm-hmm. So, yun. So, parang yung sa starter kit, parang ito, laging may batang ganitong itsura, na mukhang makulit, no? FPJ on the other hand, sabi nga, pagkaras 36 ang pinag-uusapan, Inglesero si manager kapag sa totoong buhay. Nalaya? Hindi ko alam sa lahat, ha. Siyempre, kapag andan yung mga stunts, ako kasi andun kami, hindi ko nga makakalimutan, yung pelikulang hindi pa tapos ang laban. Mm-hmm. At kung mapapanood yung pelikula na yun, mahal na mahal ko si manager, talagang pinapasapak niya sa akin yung mga goons. Kasi ang title yun, mga, ang kanang matatapang talaga, yung parang mga matatapang kami dun. Eh. Opo. Diba? So, yun, sino ba naman bata siguro? No? Si Panday yun eh. Mm-hmm. Diba? So, pag pinapanood ko si Panday, tapos binigyan ka ng motorbike ni Panday, anong feeling? Diba? May motorbike ka. So, isa sa mga best experience, yung si manager, nasa motor niya, ako nasa motorbike, umiikot kami ng vegan. Talagang parang Batman and Robin. Ang sarap-sarap talaga yung feeling. Tapos, pumudadaan siya sa... Eh, kasi sa vegan, si FPJ, talagang parang sanay lang yung mga tao nakikita siya doon eh. So, ginagalang siya doon, Panday, ganyan, tawag sa kanya, FPJ, ganyan. Pero hindi naman siya yung talagang parang, ano, una, nakamotor naman kami. Kaya tonto ako sabi, atong. Grabe ako ni FPJ. Yun nga, tapos tinuruan niya ako paano sumuntok. Kasi andun kami dun sa bahay ni Chavit Singson noon eh. Dun siya nagstay. Hmm. Eh yun, ang daming aluwang noon. At saka maganda kapag siya yung producer eh. I mean, Viva yung producer noon, pero line produced niya. Yes. Mm-hmm. So, kailan niya gusto mag-shoot? Kung ayaw pa niya, edi okay. At saka ano kasi si FPJ, very specific yung detail sa paggawa ng pelikula. So gusto niya kada frame ng pelikula niya maganda. So ang tagal ng ilawan, ang tagal niya mag-ilaw, gusto niya kitang-kita yung buong set, yung buong background and all. Detalye. So ang tagal niya mag-ilaw. So yung, habang nag-iilaw, ayun na. Diyos ko, yung kwento, yung mga, sa kanya ko nga nakuha yung joke na ano eh. Pala kwento din pala si FPJ. Ay, sobra. At saka siya yung magkwento, kailangan meron pa siya ano, backup. Alam niyo na ganito, di ba, tawagin mo si ano, di ba ano, nung ano tayo? Anong kwento yan sir, anong sinasabi niyo po kung kanina? Yung joke nga niya, kasi sabi dati, although ngayon nasabi hindi na, yung tatay niya daw, si FPS, Fernando Po Senior, yung model ng UP. Mm-hmm. Diba yung UP nakaangat ng kamay. Mm-hmm. So sabi niya, kinausap din siya, na siya na daw yung susunod na mag-model sa UP. Mm-hmm. Kaya lang salip na nakaganon na. Sa kanyang joke yan, hindi sa akin joke yan, sa kanyang joke yan. Kanya pala yun? Sa kanyang joke yan. Hindi ko alam kung saan nakiano, basta siya ang nagkwento sa akin noon. Diba? Hindi ko alam kung saan yung pinagbulan ng kwento noon. Tapos yung tao niya, taga, ang ganda ng tao ni manager. Ang pogi. Ang pogi ni manager, ang pogi. Alam mo yun? Kasi ano siya eh. Alam mo, nakahalos lahat ng action stars na kasama ko na eh. Apo. Diba? Mm. Kapag dumating sina Bong Revilla, sina Philip Salvador, sina Rudy Fernandez, yung mga tao parang, ha? Bong! Rudy! Ganyan na. Tapos, darating si, ano, si Robin Padilla. Oo, magkago yung mga tao. Kala mo, may dumating na, ano. Uy, mayor! Ganyan, parang mayor ng kulungan, di ba? Galing sa ato yung si Robin Padilla. So, talagang ingay ng mga lakas tao. Talaga nun, no? Tapos, darating si FPJ. Tahimik. Alam mo yung thought na, pag tinignan mo lahat,
Parang, ay, ganong feeling. Parang nasa simbahan. Parang ganon. Bakit? Talagang, sa FPJ, nakita mo sa personal eh. Parang, wow, parang hindi makapaniwala talaga mga tao na nasa harap mo na si FPJ. And, isa sa yun nga, greatest humility na natutunan ko ay mula kay FPJ. Kasi pag nakita mo si FPJ, sobrang, may something, alam mo sa showbiz, may tinatawag na it. Yung it, yun yung bagay na hindi mo maalis yung mata mo doon sa tao na yon. Kaya ano siya pinapanood? Si FPJ, ultimate siya ganun. Meron siyang it. Pag nakita mo sa FPJ, parang, wow! God! Diba? God-like! Parang kung sa mundo ni Eugene sa Ghost Fighter, Class S. Diba? Kung sa mundo ni Goku, Super Saiyan God na yun eh. Parang ganun. Diba? Uy, talagang, pag nakita mo, nakita ko ganun. Tapos one time, maniwala man kayo sa hindi, nung artista ako, may nagpapapicture sa akin. So may nagpapapicture sa akin, picture. Lumapit si manager. Sabi ni manager, pwede bang sumali? Sabi niya? What? YouTube di pwede. Okay lang. Isipin mo, galing sa kanya mismo na pwede pong sumama sa picture. Para ngayon, magmulan, anong karapatan kong tumanggi pag may nagpapapicture? Diba? Anong karapatan kong... FPJ yun. Himself. FPJ, yes. Tapos ang ganda-ganda yun talagang yung hindi mo maramdaman yung yabang, yung ano. Ang galing. Ito sir, tatanong ko sa opinion na lang. Kasi mula noon kasi hanggang ngayon, sobrang taas ng respeto nila kay The King. Bakit kaya sa palagay mo sir? Respect is something you own. Diba? Kaya nga minsan may nagagalit yung mga tao. Hindi naman porkit mas matanda sa'yo o kamag-anak mo. Diba sabi, kailangan mo respetuhin yan, ganyan, ganyan. No? And respect is something that you earn. He earned it, with all the stories. He's already a mythology. Meron ng, kumbaga, samut-saring kwentong nagawa kay FPJ. Of course, narinig din natin yung mga kwento na bumibigay siya ng pera, tumutulong siya na hindi niya pinapasabi. Ngayon, kung hindi niya pinapasabi, paano nalaman? Kasi chismoso yung mga alalay niya. Sila mismo yung nagkukwento. Diba? Sila yung nagkukwento. Siyempre, hindi naman pwedeng buhatin FPJ yung lahat ng mga relief goods. Diba? Sinasabi ko sa ito na lang example eh. Kasi yung mga yun, wala naman ako doon nung nangyari. Naglalakad kami dati ni manager. Manager tawag ko doon kasi feeling action star ako eh. Yung iba naman, Tito Ran, ganyan. Pero ako manager tawag ko sa akin. Nasanay ako eh kasi yung mga kaklose ko nga, sila Telly Babasa, kaklose ko yan eh. Talaga po? Oo, pag naglalakad kami sa papunta doon sa... pag naglalakad kami papunta doon sa Ortigas to Antipolo, ayun, ang mga alalay, sila Telly yan eh. Mga nakapaikot sa amin. Nakapaikot yan sa amin, nag-alakad o puntang Antipolo. O ayun, yun nga eh. Isipin mo, libo yung tao doon sa Beverly Hills, sa bahay niya, sa Antipolo. Papakainin lahat yun. O kaya minsan doon sa ano niya, meron siyang restaurant doon eh. Bahay Kainan, Balay Kainan yata yung pangalan. Papakainin niya lahat ng mga naglakad na kasama niya. Unlimited. Diba? Tapos marami pa siya inarkilang bus. Para pwedeng may bus pa uwi yung mga tao. So, yung simple acts, makikita mo kung gaano kabait yung tao. Muna naman kailangan na isabihin panoon kasi ano ba yung nire-represent ni FPJ sa Pilipinas? Diba? Ang nire-represent ni FPJ, kaya nga gusto natin si FPJ, ay larawan ng isang hero, ng isang taong gumagawa ng mabuti, gumagalang sa mga babae, nagtatanggol sa mga mahihirap, nagtatanggol sa mga nangangailangan. The image of FPJ per se is enough. Diba? Sapat na eh. Diba? Presidente nga dapat yung kaso. Kaso ano sir? Wag, baka hindi tayo makapunta Pampanga. Sa puso ng bawat Pilipino, nasaan din si FPJ. Hanggang ngayon, hanggang current generation, sino ba si Cardo Dalisay? Si Coco Martin? Sino ba yung nire-represent ni Coco Dalisay? Diba sa umpisa nun, FPJs. It's still FPJ. And Cardo Dalisay, si Coco Martin is representing the same idealism na nire-represent ni manager ni FPJ. Naniniwala ka ba, sir, na malaki yung impact? Kung hindi nga ako naniniwala. Yung project ni Coco Martin na yun, na dahil FPJ yun, isa yun sa factor kaya siya lumakas. Well, one is, but I don't want to discredit the team of Ang Probinsyalo. Magaling sila. Kasi andali naman, marami naman ding naging panday. Hindi naman katulad din ng reception eh. Diba? Si Jinggoy Estrada naging panday. Hindi same nung reception nung si Bong Revilla ay naging panday. So, ganun nga. May maraming
maraming ano, you have to respect yung galing, of course, nung artista at yung mga creators nung ano. I don't want to get anything away from it. Lahat kasi nakatrabaho ko eh. Although, pag tinatanong ako, sino bang mas gusto ko sa TVJ, si Joey De Leon, yun yung talagang idol ko. Si Kuya Ipe, nakatrabaho ko yan sa pelikulang Ka Hector. Kasi yung first time kong pumutok ng barrel, M16 ka. Itong Lito Lapid ko eh, siya yung taong pakain sa akin ng dagang bukid. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.